Welcome to Sir Phil Mix Weather Bulletin. Sharing to you a weather forecast from the Japan Meteorological Agency on the national name Typhoon Rai, or local name in the Philippines, Typhoon Odette. So this is the weather forecast for December 13 up to December 18. As you can see on the map, it is going towards the Philippine area of responsibility. December 13. So the forecast, tropical storm. Then by December 14, it is already a severe tropical storm. December 15, typhoon category with strong winds. December 16, very strong typhoon category. December 17, still a strong typhoon. Then December 18, again strong typhoon. We are now preparing for any contingency. We have our emergency kits for medicines, cotton, alcohol, band-aids, betadine here. This one is a food kit. We have our canned goods, Quaker oats and biscuits, sugar. Just preparing. We have our bags of clothes. Yeah. Tropical storm na may international name na Rai, nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility, nasa may Pacific Ocean. Ha? At huling nakita ito kaninang hapon sa layong 1,630 kilometers east ng Mindanao. At ang lakas ng hangin nito ngayon ay umaabot na ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ang bugso, 80 kilometers per hour, at ito ay kumikilos west-northwest
sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa latest forecast track ng PAGASA, eh, posibleng pumasok ito ng preliminary responsibility. Bukas po yan ang gabi, tatawagin itong Bagyong Odette, ang unang bagyo ngayong Disyembre at ika-15 sa taong ito. May tsansa na tumama yan o mag-landfall itong sendrong bagyo dyan sa May Caraga o Eastern Visayas sa darating na Huwebes. Pero muli mga kapuso, ha, meron tayong area of uncertainty, kaya posibleng hindi lang sa May Caraga, posibleng dito sa May Samar tumama yan, o kaya naman dito sa May Davao region. Kaya dapat po talaga ipagandaan itong bagyo to, dahil tatawid dyan ang Visayas at sa araw ng Sabado, posibleng nandiyan na yan sa May West Philippine Sea. Mga kapuso, ha, sa wind intensity map, ito naman po yung lakas ng hangin, makikita nyong lalo pang lalakas yung bagyo habang papalapit sa bansa. Ito, bago pumasok ng PAR, may nakikita na kayong kulay pink. Ito yung hangin na may 100 kilometro na bawat oras, yung kulay dilaw, mga 60 kilometers per hour. Habang lumalapit yan dito sa ating bansa, lumalaki yung kulay pink, lumalaki yung kulay dilaw, ibig sabihin, lumalaki yung lugar na papalakas siya. At habang papalapit yan at bago tumama dito sa May Caraga, kung dyan siya tatama, may kulay pula na, ibig sabihin yan, mahigit 100 kilometro kada oras na yung hangin na daladala niya. Malakas na bagyo itong binabantayan natin. Paghandaan po yung panganib na daladala nitong bagyo, gaya ng mga pagbaha, landslide, malakas na hangin, at yung mga nakatira sa mga dalampasigan, yung storm surge o yung daluyong o yung pong pagtaas ng karagatan.